So hi guys, welcome back to our channel, Rosanna Elias. Andito naman tayo ngayon sa ating yaw-yawan. This topic is very very serious topic sa aking gagawin na plano sa aking mga anak kasi mayroon lahat ng comments nyo, nagbabasa ako and then mayroong isang tanong na pumukaw sa aking puso. Oo. Sabi ba naman na i-hide na lang natin sa kanyang pangalan. Rosanna, isipin mong maigi kung babalik ka sa Pilipinas. Ang hirap ng buhay dito ngayon. Kahit trabaho, di ka na makakapasok, mauubos lang ang pera mo. Baka mga subscriber mo di na mag-aabot sa you, please. Think 1,000 times kung tama o mali ang desisyon mo. So, sabi ni Madam, yun ang concern niya para sa plano ko na gagawin. So, ang masasabi ko naman, ang hirap ng buhay ngayon all over the world. Lahat naghihirap ngayon. Except lang sa mga mayayaman talaga na mayroong mga big negosyante, mga businessman, ganyan. Ang sa akin naman kasing sitwasyon, dito sa Pakistan, mahirap din ako, nasa bukid din ako, nasa loob lang din ako ng bahay. Kung uuwi ako doon sa amin, sa lugar namin ng nanay ko, parang sa tingin ko, wala namang pinagkaiba kasi mas bukid din doon. Kung magtinda-tinda din ako doon, kahit ano, gagawin ang lahat, kamote queue, banana queue, tulad sa nanay ko. Kahit 50, 100 lang kita isang araw, makabili lang ng sardinas, tuyo, ganyan. Masolve lang ang pang-araw-araw, okay na. Basta yung inalala ko lang kasi is yung babae ko na si Myra kasi alam nyo dito, maiba man lang yung tradition ba, mawala man lang sa otak yung tradition na dito sa amin, wala dito sa bukid namin yung may mga degree holder. Hindi naman ako nangarap na maka-degree holder yung anak ko, si Myra. Gusto ko lang maiba yung bilang sa isip na as in Pakistan tradition. Gusto ko lang maranasan yung anak ko yung magiging happy ba, kumbaga. Magiging happy sa buhay, magiging happy in the future. Kasi tayong mga ina, para bang yung hirap natin, ayaw natin iparanas doon sa magiging future ng ating anak. Kasi ako naman talaga as a Pakistani wife, mayaman man dito sa lugar namin ang asawa o mahirap, ikaw talaga ang asawa magpapakain sa pamilya mo. Ikaw yung magmamasa ng harina, ikaw yung maggawa ng chapati, lahat ikaw gawain bahay, ikaw lahat gumagawa. Swerte na lang ako kasi yung asawa ko, nakokontrol ko. Napagsabihan ko, eh paano kung maaasawa ni Myra? Matapang, mayaman. Mayaman nga, tapos hindi naman maganda ang trato sa'yo. Andyan yung gawin ka lang utusan dyan sa bahay, gawin kang maid. Sigaw-sigawan ka. Di ba yung katulad sa atin na makapamili tayo paglaki natin? Kasi tayo mga Pilipino, andyan yung tayo yung pumili sa partner natin eh. Dito, ang magulang ang pumipili ng partner dito. O, ban ka. Tapos yun, gusto ko lang makapag-aral sila, makapagtapos sila. Kahit high school man lang, kahit dito na sila mag-college, babalik kami dito. Gusto ko lang iparanas sa anak ko na yung side ko ba, yung hindi nila makalimutan, ay may dugong Pilipina yung nanay ko. Ano kaya ang tradisyon ng nanay ko, ganito, ganito, ganyan. Gusto ko yung fair lang dapat. Gusto ko yung masubukan nila ang Pinoy tradition at saka Pakistan tradition kasi someday kapag magkaanak sila, i-apply din nila yun sa mga anak nila, di ba? Na ganito, 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 ganyan. Hindi lang yung isang side lang. Gusto ko both side sila
i-apply nila someday sa mga anak nila, sa magiging apo ko, kumbaga. So, yun. Wala akong iwang inaalala, kundi maranasan naman ng babae ko yung happiness sa pagkadalaga, yung happiness sa, like, ngayon, bata pa sila. Never nila dito yung naanuhan. Malaking pagkakaiba sa mga Pilipino tradition sa Pakistan tradition, kasi dito babae yung anak ko. Sa ganitong edad na 8 years old, ano na, maliit pa lang, mula 5 years old, 6, 7, limitado na ang paglalaro sa mga lalaki, like mga pinsan, yung mga ganyan. Eh si Mayra dito, wala siyang ano dito sa family na nila Elias, walang kapwa babae, andun sa mga kapitbahay. So si Mayra, parang sa tingin ko, bata pa lang, parang hindi niya naranasan, hindi niya na feel yung happiness pagkabata, oo. 'Di ba sa atin yung mga ganyang edad, 10 years old, naglalaro pa 'yan. Dito sa kanila, ano na, formal na dito, sasabihan, pagagalitan ka na ng mga auntie mo, dito ka, huwag ka makipaglaro sa mga ganito, ganyan. Maaga silang mag-matured ang isip nila dito. Bata pa lang sila, kasi talagang sinasabihan na sila na bawal ka na sumali doon sa mga lalaki, bawal. Kahit mga pinsan-pinsan lang, anak ng mga tiyuhin, mga ganyan. Kahit yung mga ganyan lang, bawal na basta babae dito. So sa atin naman kasi, nakikipag-banding tayo eh, mga Pilipino. Andyan yung mga cousin natin, first cousin, second cousin. Wala sa atin yung mga negatibo na pag-iisip. Dito sa kanila, andoon lahat yung, porque babae ka, doon ka banda. Kung lalaki, ganito, ganito, wag naman, I mean sa akin, yung ano ba, yung bang, hindi naranasan yung bata, yung kasayahan sa mundo. Maagang nag-matured yung isip, yung mga tao dito. Kasi pagdating ng murang edad nila, meron nga dito, 14 years old, kinasal na eh. Oo, doon ako nalungkot. Sabi ko, ano ba yan? Sa Pilipinas, pag ganyan, naglalaro pa yan ng Chinese garter, yung mga ganyan. Dito kasalan na agad, sinasabak na kaagad yung mga anak nila. Parang nakakalungkot lang isipin na, although hindi ko naman hawak ang future ng anak ko, hindi ko hawak ang panahon kung ano mga pangyayari. Mahaba pa ang aanuhin ng mga ano, kasi bata pa eh. So, sana dugtungan ng medyo mahaba yung buhay ko para mag-guide ko sila at para maiparanas ko naman sa kanila yung bilang isang Pinoy. Hindi lang puro tradisyon, puro ganito, puro ganyan. Para bang ang bigat sa mundo yung ganito na yung buhay ko. Almost 7 years ako dito, nagmumukmuk sa bahay, makapunta lang ng palengke, napakasaya ko na. Although sabi na ng iba, well, andyan ka na. Andyan ka na sa Pakistan, sa asawa mo, sa lugar ng asawa mo. Aarte-arte ka pa. May nabasa akong ganyan sa comment. Sinadya mo yan sa buhay mo eh. Ginusto mo yan eh. So yun yung isip ko, nagbigay ng palaisipan na oo nga, ginusto ko to, pero may time pa naman na baguhin eh. May time pa naman na kung nakulong ka sa buhay na ganito, if there is a time na pwede mong baguhin ang takbo ng buhay mo, nasa sa atin kasi yun eh. Nasa atin yun kung magpakulong tayo habang buhay. So sabi ko sa isip ko kay Elias, why not? Kung magkaroon tayo ng possible sa time natin na
balik tayo sa Pilipinas, masaya doon. Ikaw nga Pakistani, gusto mo nga doon kasi masaya eh. Ayaw mo dito kasi boring sa lugar ninyo. Kahit ikaw Pakistani ka, gustong-gusto mo sa Pilipinas. Paano pa kaya ako? Paano pa kaya yung mga anak ko, 'di ba? Gusto ko naman tumikim sila ng kasiyahan. Yun, andun yung pagkatapos ng school namin sa Pilipinas. Naipasyal ko yung mga bata. Kahit walang pera, nilalakad namin yung SM. Nagdadala kami ng mga tubig, mga chichirya dyan, kahit agpipiso. Dinadala namin yan sa mall. Oo, ang saya namin, ang samahan namin sa ano sa Pilipinas pag tuwing walang pasok ang mga bata. Yun yung reward ko sa kanila. Na magpasok sila Lunes hanggang Biyernes, pagkatapos sa Sabado or Linggo, basta isang araw, I give time to them to make, ano, to bonding to them sa mga anak kasama si Ilyas na ipasyal namin sila sa mall, lakad-lakad, ikot-ikot. Yun lang, masaya na sila. Pasakayin mo doon sa mga kabayo na maghulog ka ng coins, ikot-ikot saglit. Ano ba yung makagastos ka lang ng 100 or 50 peso, 5-5 piso, ihulog mo doon sa butas. Ang saya na ng mga bata, oo. Para bang, na-imagine mo, ang saya ng anak ko, no? Na ganito. Sige, magsipag kayo pag-aral ha. Sinakausap ko yun sila kasi babalik tayo dito sa sunod na Sunday. Sabi ng mga bata, o sige, mama. Yun ba yung inspirasyon ng mga bata na magsipag mag-aral kasi may reward pagdating ng Sunday? Dito naman kasi sa ano namin, sa lugar namin, unlike dito sa Pakistan na ang layo namin sa mall dito, 4 hours ang travel, sobra. Tapos pauwi 4 hours, 8 hours kami sa ano sa Islamabad. Yun ang mall doon na pinuntahan namin, makikita yun sa video na Giga Mall, yung pinakamalaki. Yun. So dito, pagkatapos ng school dito, wala eh, sa bahay lang eh. Doon ako na ano sa mga bata na lungkot na. Minsan nagpunta kami sa mall. Yung mga anak ko, si Bilal, malaki na yun si Bilal, di ba? Si Mayra. E may mga bata na ano, may mga bata na, sabihin natin, nakakaangat sila sa buhay, kumbaga mayaman sila. Pasensya, kumain ako ng ano, beans. Isang beses, pumunta kami. E syempre, taga-bukid ka. Tapos may bata na, "Hi daddy, hi mommy." Talagang mayaman. Mayaman sila, mayaman. Ano ba naman to si Bilal, saka si Myra? Nakatingin talaga doon sa bata. Parang kahit malayo na yung bata, tinitingnan pa rin nila kasi yung kasuotan, maganda. Maganda yung gamit. Ikinurot ko yung dalawa, malaki. E yung maliit si Sammy, makakaintindi ka pa kasi maliit pa yan eh. E yung malaki, malaki na. 15 years old na si Bilal at saka si Mayra, 8 years old. Siyempre, layo na nung bata, tapos nakatingin pa doon, di ba? Kinurot ko silang dalawa, sabi ko, "Huy, saan kayo nakatingin? Parang hindi naman kayo, anong tawag, hindi na kayo pumipikit yung mata, nakadikit na doon sa ano, malayo na, ano bang meron doon?" Tatahimik lang yan sila. Sa isip ko, ano ba yung anak ko? Ang ignorante naman nito, makakita ng mga tao, ganito, ganyan. Kasi palibhasa dito sa environment namin, ang makikita nila lang dito, kalabaw, baka, aso, kambing, ganyan lang inahabol-habol nila dito sa bukid namin. So, naisip ko na, ay, ang laki pala ng diferensya ng batang taga city at saka batang taga bukid, kasi doon mo makikita na may batang ignorante, kumbaga may bata na hindi naman sa ignorante, may batang kapag nakakita ng isang bagay na minsan lang sa paningin niya parang ayaw na pumikit yung mata. Talagang nakaganyan talaga sila. Para bang nakakahiya, oo. As a parent, naisip ko na, ay, bakit ganito ang anak ko? Ganito ko na ipamalak, na ipag
palaki ang anak ko. Hindi katulad ng ibang bata. Hindi katulad ng iba na masaya. Kaya minsan, dinadala ko sila talaga sa mall kahit malayo. Gusto ko maiba naman yung paningin nila. Maiba yung surroundings nila. Hindi naman puro bukid, ganyan. Gusto ko maging city naman kahit paminsan-minsan. Oo. Yun ang kaligayahan natin bilang isang ina na yung anak mo matuwa, makasakay man doon sa mga rides-rides, kahit paminsan-minsan lang sa 2 buwan, 3 buwan, 1 beses, okay na yun. Maranasan man lang nila ba yung ganung buhay na naranasan ng ibang mga bata na palagi nilang ginagawa. Sila, gusto ko maranasan man lang nila kahit 1 beses lang or 2 beses sa buhay nila. So, okay na ako doon. Gusto ko lang na, kasi yung mga anak ko, sa amin dito sa bukid, sila lang yung nadala ko ng doon sa mall. What if kaya yung mga kapitbahay ko dito na never talaga, kahit bayan nga, kahit sa palengke, neighbor nila dinadala yung mga anak nila. Kasi ang namalingki dito is yung tatay lang. Makapunta ang mga asawa kapag may punta ng ospital, kapag may dinaramdam, yun, makasama pagbibili ng damit. Ibibili ng damit dito, minsanan lang eh. Tapos yung mga bata, sa bahay lang talaga, makapunta ka ng bayan kung dalhin ka ng ospital, kung may sakit ka, swerte ka na. Oo, dito sa amin. Kaya ngayon, ako Pilipino ako. Kung saan ako magpunta, bit-bit ko yung mga bata, pupunta ako sa bayan. Hinihintay ko yung ano, yung labasan ng mga bata. Dinadala ko sila kahit gabi na kami makakauwi. Oo. Gustong-gusto lang ni Myra at saka ni Sammy, yung pupunta kami sa bayan, yung mag-ikot-ikot kami doon sa mga palingki, sa mga tindahan. Yun, sayang-saya yan sila. Tapos sasabihin nila manila bukas, Mama, bukas ulit ha, sama mo kami ha, ganito, ganyan. Mag-uo naman ako, pero hindi naman pwede araw-araw. Paminsan-minsan lang. Oo. Kaya yung ano, yung dalaga ko, inaawit-awitan ako niyan. Kailan tayo uwi sa Pilipin? Kailan tayo uwi sa Pilipin? Pati yung si Sammy. Yun, ganyan sila lagi. Sabi ko, mag-pray lang kayo. Mag-pray lang kayo. Darating pa tayo ng ganyan. Kasi sabi ko sa kanila, ang pamasahe natin, ganyan kakapal. Ganyan kakapal. Tapos yung pera ni Mama, ganyan pa kadami. Yun ang paliwanag ko sa kanila. Yun na ganun. Kasi para man maintindihan nila. Kasi naraw-araw nila ako. Para bang si Myra ayaw niya yung school dito. Gusto niya yung school na English, yung mga sulat-sulat, ganyan. Para bang hindi pa na-adapt ni Myra dito yung ano ng culture dito sa school. Sa Pilipinas, doon kasi siya nag-nursery, nag-prep, nag-kinder, grade 1, grade 2, grade 3. Grade 4 na siya dito ngayon. So, yun lang ang sagot ko sa isang ano na kung uuwi ako sa Pilipinas, mahirap ang buhay doon. Wala namang pinagkaiba, madam, mas mahirap din naman ang buhay dito sa amin sa Pakistan. Nakaluwag-luwag ako ngayon dahil sa pag-YouTube ko. Nakabili ako ng mga gamit like upuan, ref, yung mga ganyan. Kaysa dati talaga na walang-wala ako. Kaya, ngayon, makauwi man ako, talagang, ipon talagang yung, anong tawag nito, talagang may goal ka sa buhay para sa mga anak mo. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga anak ko. Yun. Pagsisikapan ko kahit sa Pilipinas, magpaarawan man lang, basta yung anak ko lang, maipatry ko man lang ang Filipino culture na hindi nila makalimutan yung ina nila ay Pilipino, ang tatay nila ay Pakistani, so yun. Hindi naman siguro ako nagiging selfish para sa mga anak ko. Ginagawa ko to para sa kanila. Kasi kung sabihin mong naging selfish ako,
Dito lang ako habang buhay. Okay naman, nakakain ako ng 3 times a day. Pero iniisip ko rin, many times, okay naman dito, buki rin. Okay naman din noon sa amin, buki rin. Parang wala namang pinagkaiba. Kaya kong mamuhay kahit saan ako magpunta. Kahit anong anong hirap ng buhay ko, nakasurvive naman ako. Basta, masipag ka lang, lahat, trabaho, alam mo, tutulungan ka naman ng itaas eh. Someday, maybe years from now, makabuo ako ng ano, pamasahe, makauwi kaming lahat. Super saya ako siguro. Super saya ako na siguro nun. Or hoping, hindi pa isang taon makauwi. Sana maging okay yung panahon natin. Nagpasalamat ako sa inyong lahat, sa tulong ninyo, sa pagpanood ninyo sa video ko. Kahit sabihin ninyong walang saysay, yung iba magsabi, yung iba naman mayroong napupulutang aral. Maraming maraming salamat sa pag-support ninyo sa amin. Nang dahil sa inyo, napaganda nyo ang aming buhay dito sa bukid sa Pakistan. Unlike before na kahit iisang itlog, lagyan ko pa ng maraming gulay, lagyan ko pa ng tubig para lang dumami, hahatiin namin yan. Ngayon, masasabi ko na pwede na kaming kumain ng itlog, tag-dalawa kami, tag-tatlo kami. Dahil sa inyong lahat. Kung wala kayo, hindi lumalaki ang mukha ni Rosana ngayon. Oo. Nang dahil sa inyo, nagkalaman ang aking mukha ng malaking-malaki na dagdagan ng 50 kilos. Oo. Kaysa mga dating nag-start ako pa ng YouTube na as in, malaki naman ako noon, pero ngayon, mas nadagdagan yung ano ko, yung mukha ko talaga. Kasi, nakakain na ako ng sardinas. Yun. Nakabili na ako ng sardinas dito sa Pakistan. So, yun. Change topic tayo. Thank you. Mahaba na. Thank you so much. Maraming salamat sa pagpapanood. Thank you. Change topic tayo. Guys, subscribe our channel. Rosana Ilias. God bless everybody.